Play na? Oh. Ayan, Balitang Pasig, live tayo ngayon dito sa may Barangay Oranbo, dito sa may Escarpment Road. At kasama natin ngayon ang Action Line Division. Meron ngayon dito nga mga i-demolish, no, ng mga parang mga karinderya to, no, o mga bahay na rin at some point. Pero ayan nga, magsisimula na sila. Nandito rin yung mga BSF or Barangay Security Forces from Barangay Oranbo. Okay? So, ayan, kompleto na tayo ngayon. At ayan, tignan na natin yung pagdidemolish ng Action Line dito sa mga... Ayan, pa-share po ako ng live natin ngayon, Balitang Pasig. Ayan, meron na tayong 13 active viewers. Tatawid lang tayo, Balitang Pasig. Ayan. Ayan po, inuunti-unti ng gibain, no, yung bubong. Dito po yan sa may Escarpment Road, no? Ito yung mga motel, kung makikita nyo, kung familiar kayo, dito sa may Barangay Oranbo, Pasig City, no? Ayan. Ito po nakikita nyo yung mga kasamahan natin from Action Line Division dito sa Pasig City. Sila talaga yung naka... Ha? Sila talaga yung nakaset, no? Para sa... Sabihan mo nga. Sila talaga yung nakaset para sa demolition. Oy! Pera yan. Ayan. Okay. Ayan. Pasya pa ulit live natin. Balitang Pasig. Ayan. Uy. Ayan. Ay, tanggalin mo muna, girl. Tanggalin mo muna yung magulo. Papapa naman eh. Matibay, matibay. Ayan. Meron, meron. Ayan, good morning po. Cheryl Nabilino, good morning. Ayan. Yun. Maksyon, no? Ang demolition natin ngayon. Ayan. Ah, buksan na agad. Yun. Good morning po, Helen Garcia. Good morning po. Live tayo ngayon dito sa may Escarpment Road dito sa Oranbo, Pasig City. Ito yung hilera ng mga motel. So, nga familiar kayo rito, no? Ah, doon, mayroon din kapulisan doon. Ayan, kompleto, kompleto yung mga kasamahan natin ngayon, no? Sa pagdedemolish. Nandito ulit ang Action Line Division at Barangay BSF ng Barangay Oranbo. Pasaya ko ng live natin, Balitang Pasig, sa lahat ng Pasig groups natin. Ma'am Claudia Acosta, good morning po. April Abilangdal, good morning. Yes, ma'am, may Romero, no? Illegal structure to, kaya dinidemolish. May papel naman na sila rito, no? Bawat operation ng Action Line, meron silang makaupo lang ang papeles nyo para hindi sila rin masabit, no? Weng Franco Banganan, good morning po, Balitang Pasig, yan, good morning po. Felix Fajardo, Fajardo, good morning, bossing, yan, morning, boss. Yun, sige, pa-share ako ng live natin, Balitang Pasig, meron tayong 67 active viewers. Ayan. Jacqueline Levantino, ayan, good morning po. Susana Sales, good morning po. Evangeline Resare, good morning po. Saan po yan, bossing, sabi ni Felix? Dito po sa may Escarpment
Escarpment Road, no? Dito sa Barangay Oranbo, Pasig City. Yan yung Kenny Rogers. At ito yung Lumiere, oh. Yan yung Lumiere. Ito yung mga motel. Familiar kayo dito, lalo na sa mga taga-Pasig, no? Ayan. Magibaan tayo, hindi pa tayo rin. Yan, sa mga bagong viewers lang nakaka-tune in, nandito po tayo ngayon sa Escarpment Road dito sa Barangay Oranbo, Pasig City. At ongoing na may kung nakikita yun sa ating live ngayon, mayroong dinedemolish na para itong lumang kantin, no? At parang may mga bahay, no? Pero kung makikita nyo, ito ay parte rin ng sidewalk, eh, no? So ito ay dinedemolish ngayon kasama natin ang mga taga-action line. At, Molina Fernandez, good morning Sir Jay, ingat po. Maraming salamat po, no? Sa lahat ng bumati na, good morning po sa inyo lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa. Ito pala si boss sa ano, Kuya John Spiritu. Good morning, sir, keep safe Sir Jay. Morning kay John. Dito natin na ano yan, no? Nakakasama sa action line si Kuya John Spiritu. Yes. Opo. Nama Ivy Orcelo. Sa Oranbo, malapit sa Shobley Board. Okay. Hindi ng Pasig. Pa-share naman ako ng live natin ngayon sa mga groups natin. Para, ano, ito. Tinidemolish na yung bubong. Inuna nila, bali. Inuna nila yung mga sidings, no? Yung pader. Then, inuna nila yung mga nasa ilalim na. Tapos sa kanila, tanggalin yung bubong. And, medyo distansya lang tayo para tayo. Live natin, Balitang Pasig. Nandito tayo ngayon sa may Escarpment Road.
Papakita ko sa inyo yung sign. Ayan. Ito yung Kenny Rogers. At ito yung Lumiere, no? Na condominium. Ito yung Kenny Rogers. Ayan. Ito yung papuntang Shaw Boulevard, no? Ito naman yung sa may Pasig Boulevard. Oh. May Pasig Boulevard po. Ito naman yung mga motel dito sa may Barangay Oranbo. Ayan, makikita nyo. Okay. Masipag talaga ni Uwe. Kung mga follower kayo ng ating YouTube channel, malalaman kayo, alam nyo na, no, na talagang dito tayo nagsimula sa mga demolition, sa clearing operation, at siyempre sa Action Live. Nga simula 2019 pa yan. Kaya halos lahat sila kilala na natin. Ingat lang tayo sa mga... Uy, nag-on yung music. Ingat lang tayo sa mga... Ayan, Marinette Manalang, magandang umaga po. Magandang umaga. Yun. Okay, yun yung kabuuhan niya, no? Ayan. Para sa lumang renderya. Parang wala naman nang nakatira doon sila. Luma na rin siya. Ayun nga, nasa gilid ng kalsada. Itatanong natin mamaya sa mga in charge, no, kung ano yung rito. Kasi matagal na ang demolition, eh, ng mga clearing operation. So, baka ngayon din naayos yung papeles nitong to. Kasi bawat kilos nila, no, bawat demolition, bawat clearing, kailangan may kaukulang papeles din yan. Hindi sila pwedeng banat ng banat, no? Ayan. Paalala ko lamang po yung ating pag-giveaway, no, na may audio ba tayo? Mukhang kapaunti ng paunti yung live viewers natin. Paalala ko lamang po yung ating pag-giveaway na 5,000 pesos. Lahat po ng followers natin ay pwedeng manalo ng pag-giveaway natin, no, na 5,000 pesos. Ayan. Sundin nyo lamang yung instructions na naka-pinned post dito sa Balitang Pasig. Okay? Ayan. Ito, isa sa mga masisipag, no? At mga senior dito sa seniors, no? Ng, yung mga matatagal na, no? Dito sa Action Line Division, si Mang Ramon Aliman. Joms Labun, boss. Good morning sa inyo. Babe Bermudez, good morning Balitang Pasig. Pa-shoutout po. Shoutout po sa inyo. Hindi pala si Mang Ramon. Si Mang Ramon ba yan? Sigahan pala. Akala ko si Mang Ramon eh. Ayun na. Si...
Si Gaa pala yun, yan si Gaa. Angat! Ano, kamusta pagdidemolis mo? Ito, continue lang tayo sa pagdidemolis para mabilis po natin matapos to. Okay lang naman, maayos naman nating nagawa po ang pagdidemolis dito at wala naman problema. Yun! Yun, si Gaa. Ano first name mo, Gaa? Tomas? Tomas? Tomas Gaa. Okay. Ng Action Line Division. Ito yung sinasabi ko kanina si Mang Ramon. Ito. Ayan. Pupunta daw? Ay, ito naman nag-demolish si Kuya Bobong. Ayan. Ito si Kuya Ude. Siyempre, ito yung ano nila, si Kuya Alan. Boss, anong ginagawa natin ngayon dito? Matagal na kasi itong establishment na ito na naka-illegal structure. Taon na. Taon na bago ito nag-ibang. Tsaka nung wala nang tao to rito, wala nang tao na nakatira, ginagawa ng isang pat-session na ito rito. Oh, yeyo, matindi. Isang ginagawa pat-session na ito rito, kaya obligadong tanggalin na natin. Sir, na-explain ko sa mga viewers natin na kapag may mga operation kayo, may kaukulang mga papeles yun, ano? Meron lahat yan, meron ngayon. Lalo sa panahon ngayon, may pandemic tayo, kaya obligado magkaroon tayo ng papel. Ayun, thank you, Sir Alan. Salazar. Ayan si Sir Alan Salazar, ang chief operation, no, ng Action Line Division. Ayan, tinatapos na ba? Tinatapos na nila, no, yung baba. And then, susunod na nila yung taas. Mga ano na to, karamihan sa kanila mga veterano ng tagde-demolis talaga, no? Matagal na rin ang Action Line, eh. Ayan. Kung naalala nyo, dati, hindi pa tayo nag-cover dati, pero nadadaanan natin yung sa may bandang East Bank, no? Kahabaan nun, puro mga illegal settlers yun dati. Demolition, isa yun sa pinakamalalaking demolition na nangyari sa Pasig City. Napakahaba nun. Ilang kilometro yun, no? So, one plus, 2 kilometers yung stretch na yun na na-demolish. Oo, ginagawa palang pat session, no? Ma'am Ivy Arcelo. Ginagawa palang pwesto 1 to ng mga nagpa-pat session. Kaya, ayan, ginawa ngayon, dinemolish na, no? Ang Action Line. Yun. Daanda lang ga. Dapat ang palayan ni ga, the destroyer, eh, no? Kaya mo na ata mag-demolish isang bomb building ga, no? Ikaw lang mag-isa. Sir Jones, andun sa kabila. Na-late lang konti. Eh, na-insyaat sa kabila. Na-late lang sila ng konti. Ga, baka ano yung ganyan? Oo. Okay lang, okay.
Ayan na. Tatawid tayo para mas maganda yung ayan. Okay, ayan na. Atake na nila para mag-iba na. Hindi, wala talaga itong kuryente boss sa Joms na po. Parang matagal na itong hindi nagagamit. Ginagawang mga batakan, no? Yun. Iba na. Nila unti-unti ngayon itong tuklapin yung mga abo. Paalala ko lang balitong passive yung ating ongoing na pag-giveaway, no? 5,000 pesos po yan. Merong limang manalalo ng tago 1,000 pesos pag na-reach natin yung 100,000 followers. Kaya kung ako sa inyo, mag-follow na kayo dito sa balitong passive sa mga hindi pa naka-follow dyan. At share nyo ang live natin tsaka yung giveaway post natin. Napaka-importante yun para mas marami pang sumali at ma-hit natin yung 100,000 followers, no? Ayan, Balitang Pasig. At maraming salamat po sa lahat ng viewers natin, yan, no? 43 live viewers. Ayan, mabuhay-buhay lahat, mabuhay kayo. At pa-share ako ng live sa iba't ibang Pasig groups, OFW groups, at lahat ng groups ninyo. Alright? Cutter daw, Maramon. Ayan, hihilayan ulit nila para... Ayan, dali lang, may tao doon sa gilid.
naka-live ka? Oo, oh, ngayon lang. Yan, o. Ngayon na ako muna yung ano, before, tapos yung after. Pag malinig na sa mga video nito. Ano pang ano ko sa ano? Ah, ayun. Okay lang yan. Si Luigi may video na, no, halos konti lang yun ang mag after mag-upload. Ayan, may gamit daw siya. Ayan, yung balde daw, yung balde. Nakatira dyan. Ginagamit ko sa pat session to eh. Yung pinagpupestuhan. Ayos, ayos yan, ayos. Tuloy-tuloy mo lang. Dami naman nang nag-comment. Sana all. Maligtad nga dapat dito sa kabila eh. Salamat pala sa ano no, sa sponsor natin na OFW from Hong Kong na si Miss D. Kuya, pati ayan. Ang mga bayong mo, kunin mo. Maraming pong salamat ha. Sa ating uniform. Ito. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, yun, Balitang Pasig. Maraming salamat po ha sa Ma'am D. Sa nagiging ano na ng mga illegal activities. Kaya po talagang pinag-iba na namin dahil parang nung yung nire-rent yan, parang nag-squat lang sila pag ginawang tindahan. So, nung during pandemic time, wala nang nagtitinda. Tapos may nagtinda man, nagkaroon siya ng parang hindi sila sumusunod sa health protocol. Walang face mask, walang face shield, walang building, walang permit sa pagtitinda ng mga pagkain. So we decided na gawa ng action. Hindi pa rin sila sumunod, hindi pa rin sila nag-comply sa paggawa ng mga permit. Wala talaga. Hanggang sa inabandon nila yung lugar. Tapos kada ano gabi-gabi, iniikutan namin, may mga nakatira na, may nag-squat na. Tapos yung mga residente namin sa Hillcrest, natatakot na sila kasi sa madaling araw may mga nag-drugs na, may mga illegal activities na kami nakakikita dyan. Mami, yung mga tumitira po dyan na nakikita din pa rin. Hindi namin sila kilala, hindi po. Mga scavengers sila, may mga opo, may parang mga basura sila diyan, tinatambak nila tapos inaayos sila yung basura diyan. Pag tinatanong naman namin, kasi syempre pandemic nga, naawa din naman kami. So sabi namin, pagtapos yung ayusin ang basura nyo, umalis na kayo diyan. Iniikutan naman, umaalis. Minsan nandiyan, ginagawa na nilang tambakan 'yan. Tapos syempre natatakot yung mga residente namin dito. Ang sidewalk to, no? Sidewalk? Yes, sidewalk po talaga siya. Kaya po talagang illegal po yung matagal na yan eh. Matagal na nire-request eh. Ngayon, nabigyan na po ng action na maalis na rin po. Salamat. Ma'am, ano pong pangalan nila? Agawad Grace Pua po. Barangay Orad po. Thank you po. Agawad. Dekada na to, no? Ayan, matagal na to, guys, eh. So, kaya kung makikita nyo yung mga bubong nila, ayan, no? Sira-sira na. Parang papila. Matagal na to, Mang Ramon, no? Dekada na to. Oo.
Rens. Diyan mo. Outro na ako. Okay, yun po, Balita ng Pasig, ang ating live report no dito sa may Escarpment Road dito sa Barangay Oranbo, Pasig City. Ako po si Jay Cho, and to God be the glory. Balitang may puso, Balitang Pasig. Yung finish.